po, dumating na po yung order ng isa kong kumpare na automatic temperature control tire machine. So ito po ay pang-vulcanize at gagamitin niya raw po ito na pang-business. Kumbaga magtatayo siya ng sarili niyang vulcanizing shop. At sa atin niya po ito pinadala upang matesting po natin at ma-check po natin kung okay po itong kanyang nabili. At ang bili niya pala dito is almost 1,500. So isang set na po ito. At sa akin naman po, ang binili ko po kasi noon is yung heater lamang. At yun po ay nagkakahalaga ng 600 to 700 pesos. Itong sa kanya is isang buo na po para wala ng problema. At hindi na po siya magbubuo pa o mag-assemble ng pinaka-base niya. Dahil ito ay isang set na at complete na, ready to use. Ang ganda mga pare ko eh. At ang bigat, siguradong heavy duty. At ang tatak niya nga po pala ay Plyman, you know, professional tools. At ito po yung itsura niya. Yun oh, nice. Ito po yung isa niyang kasama, itong instruction manual. Ito, hindi tayo malilito at magkakamali sa paggamit ito. Dahil ito na, nakasulat na po lahat dito. At ang gagawin lang po natin ay babasahin at susundin lang po natin kung ano po yung kanyang ini-instruct sa ating gawin. Ngayon naman po ay dumako po tayo dito sa ating tire machine at suriin po natin yung kanyang parts by parts at unahin natin itong kanyang pampress na screw. Ito po ay made in metal at solid po yung kanyang pagka-build. Ito naman pong pinaka-frame niya is tubular po at hollow po to sa loob. Kumbaga wala po siyang laman. At yung pinaka-base niya ay makapal po to na plate na metal. At ito po yung pinaka-goma niya upang hindi tumagos yung init sa pinaka-base metal. Goma po to. At ito na po yung pinaka heater. At kasama po nitong heater ay yung kanyang plate para po hindi dumikit sa heater yung ating goma. Then ito na po yung kanyang saksakan, power supply, at syempre yung ating control. Dito yung ating control, kung makikita nyo, meron po tayong dalawa. Una-una po dyan yung power on at power off. Second po ay itong ating timer control at hanggang 15 minutes po yung kaya nating iset na oras sa kanya. And then ito po yung ating fuse at once na nagka-problema po tayo sa ating electrical system ay ito po yung kaunahang puputok pag nagkaroon po tayo ng grounded. So hindi po tayo makukuryente or masusunog tong ating pinaka-heater. And then sa likod naman po, ayun, yung pinakasaksakan po nitong ating heater. For short briefing, ito po yung kanyang model at ito po yung voltage na kailangan nitong ating tire machine, which is 220 volts. At yung kanya naman power is 550 watts. Yung kanya naman automatic temperature control is around 140 to 165. So limit po yun mga pare ko eh. Kaya mas maganda po tayong gumamit ng mga ganitong klaseng heater na may limit. Hindi tulad po ng mga diplansya, hanggang 200 po yung kanyang temperature. Kaya nangyayari, sobrang init po ay naluluto po yung goma. At once naluto po yung goma, ay nagpo-produce na po ito ng sulfur na siya naman pong nagpapalobo rito. Kumbaga, meron po siyang bukol. At ito na po yung ating vulcanizing time, 7 minutes. Hapakadali mga pare ko eh. Kung makikita nyo, eh, ito na siya oh. At ang gagawin lang natin sa timer, oops, umikot, ay gaganon lang natin oh. Yan, 7 minutes na yan. Pagsisetat naman, ay napakadali naman po. So tanggalin muna po natin itong tali ng ating power supply na cable. And then itong ating heater, yan oh, is pwede na po natin ito saksak sa kanyang gilid. Ito po, dito po siya sinasaksak ko. Then ngayon, i-place na natin itong pinaka-plate dito sa unahan at itong ating heater. At boom! Ready na po natin gamitin itong ating tire vulcanizing machine. At ang kailangan lang po natin ay itong vulcanizing gum. Napakamura lang po nito.
At ito na po yung ating sample interior na i-vulcanize at tingnan natin kung maganda yung pagkakalapat nitong si Plyman. At ang kauna-unahang yung gagawin dito ay kailangan nyo po linisin itong area na to. Pwede po kayong gumamit ng liha, pwede po kayong gumamit ng alcohol, gumamit ng gasolina, at importante po ay malinis natin itong area na to kung nasaan yung butas upang dumikit itong ating vulcanizing gum. For example po, ito nalinis na po natin mabuti. At ilalagay na po natin itong ating vulcanizing gum at dapat po sentrong-sentro. Then tatanggalin na natin itong plastic sa ibabaw. At ngayon po ay ilalapat natin dito sa ating vulcanizing machine. Then ilalagay po natin dito sa ibabaw ang plate. Para na kayo kung anong position ang inyong gustong gawin. Then pagkalapat, lalagyan na natin itong ating heater at saka natin ipipress itong ating pampress. Pagkatapos nyo po siya mahigpit na mabuti ay pwede nyo po saksak itong kanyang power supply. At inuulit ko po, pag naisaksak nyo na po yung power supply ay huwag na po kayong humawak na kahit na anong parte dito na bakal, dahil posible po yung may ground. Kung makikita nyo, wala naman po tayong nilagay na ground sa lupa, kaya mas safer na lang po kung hindi po natin siya hahawakan. At ang pwede lang po natin hawakan ay itong kanyang power on. Yun. And then, iseset na po natin yung ating timer dito sa kulay pula. Dahil itong kulay pula, hanggang 7 minutes po yan. So mga pare ko, gumagana na po itong ating tire machine at pwede na po tayong munang magkape sa loob ng 7 minuto. And then 7 minuto, saka na lang po natin siya balikan. So ito mga pare ko, tapos na po yung ating timer at nagsuot na rin po tayo ng guwantes para sigurado. At inuulit ko, wag na wag po kayong hahawak sa kahit na anong parte na metal dito sa ating time machine dahil hindi po natin sigurado kung wala po itong ground. At ang gagawin nyo lang po is i-off nyo muna itong power niya at saka nyo bunutin itong kanyang power supply. At yan, sigurado po tayo na pwede na po natin siyang hawakan. Then i-release na po natin itong ating press. Then, ingat po, mainit itong ating heater at huwag niyo po siyang basta-basta kung saan-saan ipapatong dahil mainit po yan. Then, ito na po yung ating binulcanize at malamang po nakadikit po ito that uunti-untihin po natin ibuka itong ating gulong at itong kanyang plate. Ayan, mainit mga pare ko ya, daan-daan. Ayan o. Pwede nyo siyang palimigin muna, pero mas maganda, mainit pa lang, is binabatak nyo na para hindi siya dumikit mabuti. At presto mga pare ko, ito na po, yung ating binulcanize. Palimigin muna ho natin ang kante para hindi siya maging wobbly. Finally, ito na po yung finished product ng ating pag-vulcanize itong ating interior gamit po itong si Plyman. At ang masasabi ko po dito ay maganda po yung pagkakaluto niya sa ating vulcanizing gum dahil nagsanib po itong ating vulcanizing gum at itong ating interior at wala po siya man lang na nakalutang sa mga gilid. So ayos po to at kahit na po to ay testingin natin 100% po ko dahil sa dami ko na rin po na binovulcanize na interior ay wala po tong leak at pwede na po tong gamitin. Ayos, no leak. Kaya sa mga nagnanais po na magkaroon ng vulcanizing shop or either naman pang DIY lang, pang sariling gamit lang at sigurado po na malaki po ang inyong matitipid, eto, pwede po kayo gumamit ng Plyman Professional Tools Automatic Temperature Control Tire Machine. At hanggang dito lang po yung ating video at maraming salamat lang po sa panonood. Paalam mga pare ko, paalam.